Hi guys! Welcome back to the channel. At ngayong araw na to, lalagyan na natin ng tubig yung ating mga cactus na iniripat 6 days ago. Hindi ko sila tinubigan noong katatanim ko pa lang kasi nga syempre dapat ma-rest muna na natin ang ating mga cacti kasi baka malunos sila once na tubigan natin sila after na maripat. So, dapat 7 days eh, pero hindi na ako nakaantay. Although, medyo naging gray na yung ating potting mix na cultured soil. Yan. Medyo naging gray na siya, kaya I think kailangan na natin silang tubigan. Ayun. Kasi guys, dahil sobrang liit ng kanilang mga pot, para naman sila ay makahinga sa kanilang mga bagong paso. Ang bumili kasi ko ng 7 pots na clay pots, ayan sila. And eto, hindi ko na niripat, pero tingin ko naman kasi gustong-gusto niya sa kanyang bilog na pot na yan. Ayan din ang ating baso na color violet, ang mga naka-print na parang grapes na kulay violet. At ayan yung isang ating SK. Ayan, medyo meron akong nadiligan dito na tatlo. Kaya konting dilig na lang. Ayan, kasi dry na before kasi nung isang araw. Kaya nadiligan ko na. Kaya ngayon hindi ko na diniligan yung mga nadiligan ko. Ayan, ski. Medyo ano-ano lang, at least ma-moist lang yung kanilang potting mix para din sumibol yung panibagong ugat. Ayan. Ito yung ating niripat. Kung nakita nyo guys, di ba, parang naging gray na siya. Kasi nga, natuyo. Or parang nakasingaw. Ayan yung ating pandilig. Kung napapansin nyo guys, doon lang tayo sa mga pagitan. Naglalagay ng tubig. Kasi hindi talagang direkta na sa... Hindi direktang-direkta doon sa mismong ugat. Basta yung ano lang, yung distance lang ng cactus to cactus. Ayan. Pero kung alam ko naman na ano, okay lang na madirect sa ating mga cactus. Ayan yung space oh, yun yung natsugi na isa. Kung alam ko nyo naman guys na ang cactus nyo ay matakaw sa tubig, okay lang na mag-direct siya dun sa pinaka tabing-tabi ng kanyang body. Tingin ko naman na yung magtatagumpay ako na sila ay mabuhay ng matiwasay. Matiwasay eh. Nang maging maayos ang kanilang pamumuhay dyan sa pot na yan. Community pot. Ayun. Plano ko guys, bumili ko ng grow light. Ayan, niripat ko na rin sa ating curly golden barrel. And sa bandang, yung lower part niyan, medyo nagko-corking na rin. Yaan si, lumaki na siya, si, napangalan nito, si... Naku, nawala na sa isip ko. Si Pink Panther. Yon. Dalawa yung kanyang head. Ayan. Hindi ko na siya niripat guys kasi baka matsugi yung malaki na yan. At lumipat tayo sa ating mga grafted. Very stable na yung tatlong ano na yan. Pero yung nasa harisya. Yung harisya guys, yung may mga tinik sa bandang right side natin. Ayan. Ayan naman ang ating variegated na cristata variegata. Na nung dumating siya sa akin, sobrang ano siya, akala ko hindi siya mabubuhay kasi walang ugat. Pero, ayun, nagkaugat siya ng napakadaming ugat. Yung mga cultured soil na yan, pinalitan ko talaga yung kanilang soil. Para din makatiyak tayo na walang mga anik-anik sa loob ng soil. Yan. Kapag healthy kasi yung plant, ibig sabihin, okay yung ginamit mong potting mix. Ayan siya. Guys, nanghihinayang akong itapon or ipamigay yung ibang mga cactus ko na lumang-luma at common. Kasi
sobrang napamahal na sila sa akin. At ayan na nga, ang isa kong paborito, si Pink Sakura. Pero naging white na siya dahil wala nga siyang sikat ng araw din eh. Yan din, medyo maputla-putla na rin sila. Eto, dumating sa akin ng walang anak. Ngayon, ang dami. Ang dami niyang kids. Ayan naman, nung dumating siya sa akin, walang, yung kulay green na yan, wala. Sumulpot na lang siya. Ayan. Gagawin ko silang mother plant, guys. And then yung mga pups, igagraft ko din. Ayan. Yung dalawa na yan, guys, na nasa violet, kanina, pinalitan ko siya ng potting mix. And nakakatuwa kasi meron sumusulpot ng mga baby roots sa kanila. Ang tagal nilang mag-ugat. So sakto, mas dadami yung ugat nila dahil sa potting mix nating bago. Yan naman si ano, si Devil's Tongue. Ang laki-laki na niya. Dati napakaliit. And then wala pa siyang ugat nung dumating sa akin. Yung kulay red na spines na yan. Si Devil's Tongue yan. Yan guys, yung mga cactus na yan, karamihan mga free sa akin. Yan, dati dalawa lang sila, naging tatlo na. Si Paper Thorn, Paper... Yun. Yun naman ang ating grafted na ganda ng variegation. Ito, na-degraft po siya, degrafted siya. Tinanggal ko siya sa RS, sa rootstock, kasi natsugi yung kanyang rootstock. So ngayon, siya ay nagsasariling kalooban. Siya ay strong, independent woman na. Ayan, favorito ko si Gold, si ano, si Devil's Tongue. Ayan naman, si Pink, ano ba tong Pink na to? Nakalimutan ko na yung ID. Ayan, paborito ko si Devil's Tongue. Ang laki-laki na ni Devil's Tongue. Ngayon, punta naman tayo sa aking, ano, sa aking, parang, ano siya eh, estante. Ayan, ang aking paboritong mga white spines. Sobrang tagal nito sa akin. Ano pa siya? October 2020. So, 2 years na siya sa akin. Yan naman, sobrang liit lang na, ano yan, yung ating, ano, ating, tawag dito, Sansevieria bonsel, yung mini bonsel na yan, yung nasa kabila. Ano, yung isang mother plant na yan, baby lang siya kasi natsugi yung nanay niya. So, nagsulputan yung tatlong apo nung namatay. Ayan, dumami na. At yan naman, may family yung nakalagay dun sa baso. Yung baso na yan, pang INC. And then, yung plant na yan, tinamnan yan ng aming pastor before, si Kairan. Ibigay sa akin yung plant na yan. And, dati, wala pa siyang masyadong dahon-dahon. At ngayon, sobrang laguna ng dahon niya. Ayan. Nakakatuwa. Siya lang ang bumutas ng kanyang ano, ng baso. Tapos, tinamnan niya. And, parehas kami, nagtatanim sa baso. Nakakatuwa. Parehas kami ng gustong gawin. Mag-painting at maghalaman, magtanim. Ito guys, yung nasa violet na glass na yan. Bigay lang siya sa akin na free lang yan. And ito, ang kanyang flower ay kulay pink. Akala ko rin matutsugi siya, although parang dehydrated sila. Ayan, sa awa naman ng Ama 8, sobrang nabuhay sila, nakakatuwa. At yan naman ang ating castle na hindi siya, fairy castle na hindi variegated. At ito naman galing sa aking art collector, ang sleeping pothos. Kaya guys, sa sleeping pothos kasi mukhang natutulog at nakatikom sila. Parang nakakuyom ang kanilang mga dahon. At yun naman, sobrang tagal na sa akin yan. Ang dami na niyang anak. And pinutol ko siya guys nung ano, yung nasa taas, tapos nagsulputan yung dalawang pups. Yun naman, yung nasa violet na yon, sobrang liit ng ating tomato cactus na anak. Ayan siya, lumaki na siya. Pero slow grower din siya. Yun naman, yung pot na yan, kulay green. Bigay ni Sir Eo. Thank you, Sir Eo. Bye, guys. See you sa next videos. Thank you so much. See you.